Merry Christmas po sa inyong lahat. So ayun, ako po ay nandito ngayon sa Bulacan, Bulacan. So dito po ako nagpasko kasama po ng mga family ko. Alam niyo naman po yung story ako. Ako ay pinanganak sa Maynila, pero ang nagpalaki sa akin nung ako ay baby pa ay aking lola dito po sa Bulacan, Bulacan. At dito po ako bumoboto. Dito ako registered voter sa Bulacan, Bulacan. Okay? So ayun, so nandito ako ngayon, Pasko, nagipag-usap ako sa mga kababayan ko dito. Ano ba ang sentimiento nila? Sino ba ang malakas? Sino ba ang mahina? So marami din po akong mga insight na nakuha sa kanila, okay? So alam nyo, itong 2022 elections, something similar din sa 2016, okay? Parang yung sila-sila pa rin eh, yung mga nag-aaway. Yung mga nasa kampo ng liberal, yung mga nasa kampo ng mga loyalista, ng mga Marcos, 40 years na sila nag-aaway. Parang nakakasawa na, 'di ba? Sila-sila na lang parati yung nag-aaway dito. At hindi na sila natapos at natigil. Pero 'yun, pero ang sa akin, ang missing dun sa equation from 2016 ay yung mga boto at yung support nitong si Grace po. 'Di ba kung yung kumaalala niyo no 2016, tatlo naman yung naglalaban diyan, tatlo yung naglalaban diyan. Si Pangulong Duterte, si Rojas at si Grace po, yun yung top 3 na natapos nung after nung elections, di ba? Pero yun nga, after nung election na yun, parang nawala na, parang nag-disintegrate na. Yung hindi mo na makita yung mga talagang diehard supporters na matatawag for Grace po. Parang hindi na, hindi mo na makita, hindi mo na maramdaman eh. Of course, yung mga tao, they voted for her, naging senador siya, nandun pa rin support. Pero wala yung matatawag mo talaga na base o diehard na base na talaga ipaglalaban ka online. I think yan ang magandang nagagawa ngayon ni Isko Moreno. With sa akin and sa inyong nanonood, nabubuo niya itong kanyang base na is going to be around for a very long time kahit ano po ang mangyari. Naniniwala po ako na next year kaya nating panalunin yan, magiging presidente si Isko Moreno. Pero kung talagang hindi sasadyain ng Diyos at iba ang mananalo, naniniwala po ako na itong base ni Isko Moreno is here to stay. Ito pong Aksyon Demokratiko, ito pong Blue Wave na ginawa ni Isko Moreno is going to be part of Philippine national politics for decades to come. Decades po yan. In the next election cycles, we will remain a major player kahit ano po ang mangyari sa election next year. All the way to 2034. O, 2034 si Vico Soto. O, pwede nang tumakbo bilang pangulo. So hopefully by that time, 'di ba? Magkakasama pa rin tayo lahat. Tuloy-tuloy pa rin tayo lahat, 'di ba? Pero yun nga, pero either way, we are pushing through with this with Isko Moreno ngayong eleksyon. At ano ba yung inaasahan natin? Sinabi ko sa vlog ko din kahapon, yung big three. Yung big three na infrastructure projects na paparating na, na mga big ticket items na talagang ginastusan ng pamahalaang lungsod ng Maynila para sa ikabubuti ng mga taga Maynila at lahat ng Pilipino. Of course, nandiyan yung Manila Zoo opening at the end of the week. Napakaganda ng Manila Zoo, lahat po talagang nabilib dyan. Ano pa yung parating? Hospital ng Maynila, yung bago, parang St. Luke's. Napakaganda, napakasosyal na hospital. Talagang pinapakita kung paano pinapahalagaan ni Isko Moreno yung kalusugan ng mga taga Maynila, na ang public hospital ay hindi mukhang public, mukhang sosyal na hospital para sa mga may hirap, middle class, mayaman, lahat po dyan sa hospital ng Maynila. And of course, yung mga condos of Manila, yan po yung tawag ko dyan, condominium, binondominium, tatlong building po yan, patapos na po lahat. Yan po ang tinatawag kong big three na mga proyekto ni Isko Moreno na parating sa susunod na mga buwan. At yan po ang magpapatunay sa mga tao kung gaano po kahusay si Isko Moreno at bakit siya yung karapat-dapat, bakit siya yung karapat-dapat na maging pangulo ng bansa. At it only goes to show na siya ay mas magaling, mas mahusay kesa po doon sa mga ibang kalaban po niya ngayon. Malakas lang kasi yung mga Marcos, syempre susuporta sa mga Marcos, yung mga loyalista na matatanda na nung araw pa, 'di ba? O yung kay Lenny, o dinadala ng mga artista, tsaka yung mga kaaway ng DDS. 'Di ba? Yung 5 taon silang inaway ng DDS. O ngayon parang gusto nilang bumawi na hindi naman kaya kasi wala naman talagang chance ang manalo si Lenny sa totoo lang. 'Di ba?
So yun eh, parang nasana yung mga tao na dalawa lang. Pero sa totoo lang, hindi eh. Isko Moreno is here to stay. Si Isko Moreno ay lalaban. Siguro yun yung pagkakamali no, sa panahon ni Grace po. Hindi nag-stay together yung grupo eh, yung kanyang base eh. Parang nawala eh, pinabayaan na lang niya eh. And ako, hindi ko hahayaan yan. Kasi kahit ano mangyari sa election next year, we are here to stay. The Iskosian way of governing is here to stay. Yan po, nakikita po natin yan sa mga iba't ibang leaders din. Example, sila Mayor Emeng Pascual ng Gapan. Nakikita ko po sa kanya yan. Sila Colonel Busita, tumatakbo ngayon sa party list. Nakikita ko sa kanya yan. O sila General Eliazar. Nakita yung nagpapakitang gilas sa video sa Facebook. Sa nakikita ko po sa kanila. So sa akin po, ito po pinaglalaban po natin, tuloy-tuloy po tayo kahit ano po mangyari. Pero eh, ganun pa man nga, we still have 4.5 months. Kaya po nating ipanalo to. This is a battle we can win. Lalo na po parating na yung big three. So asahan nyo po yan, full force po tayo. Talagang hindi po tayo titigil para po maipanalo si Isko Moreno. So ayun, so thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy lang po ang ating coverage. Thank you very much. Sa mga kababayan ko sa Bulacan, please consider Isko Moreno. Tingnan nyo po yung mga nagawa niya. Tingnan nyo yung mga gagawin pa. Tingnan nyo kung gaano kahusay na leader itong si Isko Moreno. Okay? And of course, sa mga kababayan ko sa Bulacan, huwag po natin kakalimutan, Vice Governor, bagong mukha ng Bulacan, Alex Castro. Suportahan po natin. Napakahusay yan. Parang Isko Moreno din yan. Nakikita ko talaga sa kanya. Parang Vico Soto, parang Isko Moreno. Bagong mukha ng Bulacan. Talagang nandyan yung idealismo, nandyan yung husay, nandyan yung sipag. Napakahusay po, Vice Governor Alex Castro, dito po sa Bulacan. Okay, so huwag nyo nga kalimutan. So thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Dito po ako ngayon. Celebrate na Pasko. See you po sa next video. Stay safe po parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.